yung isa lamang lang yun. Pabilo ka din. Ano talaga yan? Kakawitin yan. Kasama ng pag-iingat mo at pag tinamakay patay ka niyan. Kasunod yan na mag-iipon. Sunod, mabalatan. Dadahin dito para mapisan. Binibiyak yan ng isa, tapos ito yan itataob. Ginagatungan yan ang tumatagal ng 3 oras hanggang 4 oras. Pagkatapos sunon, sinisiklap na. Tapos sinipili ang luto. Itong mga hilaw na ito, igagatungan uli yan. Hanggang sa malutong lahat. Tapos isasako, binabay doon sa sako. Tapos yan, dadalhin yan sa maliit na pamilihan. Ang coconut industry ay mostly export, halimbawa ng coconut products. Hindi natin inaayos yung industrial application ito. Coconut is a medicinal pharmaceutical product, but I guess hindi ito nakikita sa konkreto. Hindi natin nasasamantala ito. Kung pagbabasihan mo nga yung agricultural sector, kahit dumadagsa yung advancement ay carabao technology pa rin. Lalong bumagsak yung local agriculture natin dahil na rin dun sa pagbaha ng mga imported agricultural products. Dito pa lang, konkreto nang nagpapatibay ito na nakadepende tayo doon sa pag-angkat ng mga agricultural products. Napakalaking bagay para sa ating bayan ang isang maunlad na agrikultura, ngunit nananatili itong atrasado. Meron tayong magandang co-dryer, meron tayong magandang proseso, available na. Inumpisan ko to 1975 when I got my PhD. Halos wala na akong pundo in 1977-78. So what I did, kung merong gusto ng technology ng dryer, binibigay ko ang drawing. Mga namumuno tungkol sa niyo, iniahayos yung mga presyo niyan para makinabang naman yung mga magsasaka sa niyo, matulad namin. Kakaramputan, napapapunta sa amin. Walang programa, sustainableng programa ang gobyerno para paunlarin yung agricultural research and development. Pumunta ka sa mga komunidad ng mga magsasaka, nakikita mo yung malaking kakulangan. Wala masyadong malinaw na programa yung Department of Agriculture. Paano i-revive yung coconut industry? Ang agricultural R&D ay mas pakikinabangan pa ng mga malalaking kumpanya kasi sila lang ang may kakayahang magpondo ng mga research work. Hindi na natin maaasahan ang national government dahil bakit pa sila kailangan magpondo? Eh nag-aangkat naman tayo ng mga imported agricultural products. Hindi yung masabing makikinabang yung mga coconut farmers sa produkto ng coconut industry na ina-export. Kulang at kawalan ng lupa. Yan ang pangunahing problema. Ang ating bansa ay napakalawak ng lupain. Kaya lang, hindi sa magsasakang pag-aari. Yung mga malaking landlords, kampante yan na nagluluwas ng langis, coconut oil. Kaya hindi na nakakapagtaka. Matamlay ang suporta ng gobyerno dahil karamihan ng nakaupo dito ay nagmamay-ari ng malalawak na asyenda. Kahit atrasado ang pamamaraan, malaki ang kanilang pakinabang. Sa modernong panahon, nasa kamay ng iilan ang kontrol sa ating lipunan. Nasa kamay ng may kapangyarihan ang teknolohiya at kaalaman. Magkaroon kaya ng pag-unlad ang malawak na mamamayan? Magkaroon kaya ng pag-unlad ang mga siyentista, teknolohista at mga inhinyero ng ating bayan? Sa ngayon, ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay tungo sa privatisasyon ng mga public utilities. Privatisasyon, batay na rin doon sa framework ng globalization. Sa power, ang malaking hakbang na ginawa ng gobyerno dito ay ipasa ang IPIRA noong May 2001. Layunin ng IPIRA, ilagay sa kamay ng mga pribadong kumpanya yung mga malalaking facilities tulad ng mga planta ng Napocor. Ibibenta lahat yan sa private industry. At siyempre, yung kita dyan, punta sa mga private companies. Ang pangunahing layunin siyempre ng mga private companies ay kumita. Mas malaki, mas mabuti. Yung elemento ng public service, magiging secondary na lang yan.
naman ng ating mga substation, mga transformer, electrical supplies, malaking bahagi dyan ay ini-import. Meron din ditong paggawa ng mga transformer. Karamihan ng mga materials imported tapos dito na ina-assemble. Ang problema ng power industry ay hindi hiwalay sa saligang problema ng bansa. Ang kasalukuyan kasing orientation ng ating mining industry, ano, basically export-oriented, import-dependent yan. Resource extractive lamang ito. At yung mga materials, mga equipment na ginagamit niya sa kanyang operations ay more often than not, imported ito. Hindi ito nagbubunga ng isang sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng development ng downstream industries ng mining. Ang nangyayari sa mga Pilipinong siyentista, tagahanap lang sila kung saan yung mga maaring minahin, tutulungan lang nila yung mga mining companies kung paano ang pag-extract ng mga mineral resources na ito sa ating bansa, no? Sa ganitong sistema ng mining industry, kitang-kita mo na ang makikinabang ay yung malalaking mining companies. Most of the areas where mining has been taking place remain poor and unimproved. The effects environmentally are actually being borne by the communities that are surrounding mining operations.